Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako si Ma'am Rose. Muli ako ay maglilingkod sa inyo upang sagutin ang iyong mga katanungan. Sa inyo pong pananood sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, pwede po bang paki-share nyo o like or follow ang ating programang Patnubay sa Kalusugan para ito po ay lumaganap sa inyong mga kaibigan at marami po tayong matulungan. At ganun din po sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Pakiclick lang po yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Ngayon po ang ating topic ay tungkol sa cirrhosis of the liver. Ito po ay nakita dun sa kapatid ko na panganay. Siya po ay nadala sa ospital dahil siya ay nilagnat at ang kanyang dumi ay may kasama ng dugo. Bago ko po ituloy ito, nire-recommend ako po na mag-subscribe kayo nitong ating Health and Home Magazine. Ito po ay National Journal po ito. Ito since 19 ito pong ating Health and Home Magazine na to, ito ay National Journal of Better Living since 1959. Yung cover po natin ni si Mayor Lucy Torres Gomez. Kaya kung tayo po ay magbabasa ng libro ang itong compilation ng Health and Home, madadagdagan po ang kaalaman natin sa mabuting kalusugan. Pwede nyo pong idagdag ito sa inyong library. Magkaroon kayo ng kopya nito. Kung gusto nyo pong magkaroon ng kopya nito, pwede nyo po kong i-chat sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ano po? Maganda po ito na idagdag din nyo sa inyong mga collection, mga health books, no? Maganda na pwede nyo po akong i-PM sa aking pong Patnubay sa Kalusugan. Yan pong aking official Facebook page. Ito pong cirrhosis of the liver, ito yung na-diagnose sa kapatid ko. Kasi hinahanap nila ang reason ng kanyang pagkakaroon ng impression, yung nagkaroon siya ng tinabi na natin cellulitis. Meron siyang maliit na sugat sa paa. Pagkatapos ito ay namaga, ang sabi ng doktor, ang sanin ng kanyang fever ay dahil dun sa kanyang cellulitis. At ang nakita rin sa kanya nga po na lumaki yung kanyang spleen, yung pali, no? Ang spleen po sa Tagalog ay pali. Ito po ay na at the same time nakitaan siya ng cirrhosis of the liver. At nakita rin na bumaba ang kanyang hemoglobin, no? Siyempre pagka na-admit ka sa ospital, meron silang blood works na gagawin. Titignan nila saan nanggaling yung mga simptoma ng sakit mo. Nung kumuha kami ng gastroenterologist, eto in-explain niya sa amin, yung kanyang main problem, yung kanyang pong atay, ay cirrhosis na. Pag sinabi mo cirrhosis, ito'y fibrosis. Ibig sabihin, meron na tong damage. Tumigas yung kanyang atay. Yung po kasi nagkaroon siya ng peklat, no? Na pi-prevent yung pagtatrabaho ng atay na mabuti. Ang cirrhosis, ito po yung end stage ng liver disease. Ito na yung pinakadulo. Dapat pang nangyari ito ay itong stage ng damage ng atay na to, apektado po ang ibang bahagi ng ating katawan. Naulit ko po, ang cirrhosis, ito ang pinaka-late stage resulta ng liver disease. At meron na itong komplikasyon. Ano po ba nangyayari pag nagkaroon ng cirrhosis of the liver? Katulad po yung mga fatty liver, pag pinabayaan mo yung fatty liver, pwedeng ang pinaka-end result is cirrhosis of the liver. Pagka kayo po'y talamak na umiinom ng alak, hindi kayo mapigilan, pwedeng ikamatay ninyo yung cirrhosis of the liver. Titigas yung atay ninyo. Pagkatapos din po, ang epekto nitong cirrhosis of the liver
ay bumabagal yung normal flow ng dugo sa atay. At pagka bumagal ang daloy ng dugo sa ating atay, tumataas ang pressure dun sa mga veins kasi yung ating pong bituka at ang ating spleen nagdinadala yung dugo doon. So dahil yung ang atay natin ay tumigas na, napipigilan yung normal flow ng dugo from the spleen and from the intestine. Magkukos ito ng pagkakaroon po ng manas at pagkakaroon ng tubig sa tiyan. Kaya yun po yung nangyari sa kapatid ko, nakitaan siya ng meron siyang tubig sa baga at the same time tubig sa tiyan niya. Dahil nga dun sa pagtaas ng pressure dun sa portal vein, nagkukos ng accumulation ng tubig sa paa at sa paa at sa tiyan niya. At saka nagkaroon po siya ng paglaki ng kanyang spleen. Ang spleen po ay namaga after an infection. Diba? Pagka kasi meron kang cirrhosis of the liver, tapos mamamaga yung spleen. Pag namaga yung spleen, madali kang magkaroon ng infection. Ito kasing paglaki ng spleen dahil po sa cirrhosis of the liver. Ngayon, yung spleen natin ay kasing laki ng kamao. Ito dito sa upper left side ng ating tiyan. Yung kanan, yun ang ating atay. Yung spleen, dito sa kaliwa, no? Next to your stomach at sa likod ng ating ribs. Ngayon, ito pong malaking, pag lumalaki yung ating spleen, ang gawain po kasi niyan, siya po ay tumutulong sa paggawa ng puting dugo. Itong white blood cells natin, ginagamit ng ating katawan ng pananggalang, panlaban sa bakterya, yan ang trabaho po ng ating spleen. Ngayon, ito po kasing ating spleen na to, minsan po kasi merong nawawasak na pulang dugo. Kasi yung dugo kasi natin, ang red blood cells, ang buhay niyan, 120 days lang. After 120 days yon, ito po ay, kailan po yung salain, yung red blood cells natin na hindi natin dapat gamitin. Kaya ngayon, ang pinaka-sementeryo o yung imbakan ng mga hindi na kailangan na red blood cells, ito'y nai-imbak sa ating spleen. Kaya ngayon, ang frequent infection, tsaka nagkakaroon ka ng bleeding easily, kaya nga po yung dumi ng ate ko ay may dugo, ang pinanggalingan nito ay dahil dun sa kanyang spleen. Nagkaroon siya ng infection dahil dun sa kanyang cellulitis, nagkaroon ng bleeding dun sa kanyang spleen, kaya nagkaroon ng dumi ang kanyang, meron dugo yung kanyang pupo. Kaya ngayon, nakaramdam po siya ng panghihina, nilagnat siya, kasi pag may lagnat ka, sign yun ang infection. Tapos meron siyang dugo sa kanyang dumi. Kasi alam mo, napakahalaga talaga, kung hindi nyo po alam kung ano yung spleen, ang function niyan, lumalaban siya sa mga germs. Siya po yung tinatawag, ang spleen, meron siyang infection fighting white blood cells. Siya yung kumokontrol ng level ng white blood cells, red blood cells, and platelets. Nung namaga yung spleen niya, bumaba din yung kanyang platelets, kaya nagkaroon siya ng bleeding. Kasi ito po ating spleen, nagfi-filter ito ng dugo, nagtatanggal siya ng old or damaged red blood cells. Ito yung lugar kung saan ang mga pulang dugo na inililibing. Higit pang literal, ang sabi, ito yung sementeryo ng pulang selula ng dugo. Dito nila inililibing, no? Dinadala. Kaya nga po yung spleen natin, nag-iimbak ng dugo yon. Kaya ang sinasabi po, yung spleen natin yun ang ating blood bank sa katawan. Siya po yung nagsasupply
supply ng dugo sa katawan. Siya yung pumipilter ng dugo, nagtatanggal ng cellular waste, at nagtatanggal ng old and damaged blood cells. Ito po yung ito nga po lang dugo natin na to. Kaya ngayon, ang itong mga white blood cells na to, ito po yung tumutulong sa panlab, ito yung mga antibodies na tumutulong panlaban sa infection, yung B lymphocytes. Kaya yun ang trabaho po ng ating spleen. So kapag ka ikaw ay merong cirrhosis of the liver, natatamaan yung spleen mo. Natatamaan siya. Kaya pag tinamaan yung spleen mo, lalaki yun. Pag laki nun, yung fighting mechanism mo sa mga mikrobyo, humihina. At pagkatapos, yung ating pong, yung ating red blood cells ay bumababa. Tapos, madali kang mag-bleeding kasi bumababa yung platelets mo. Kaya nga yung sister ko ay nagpupo siya ng dugo. Bago po natin ituloy ito, kaya yan po ang mga complication po ng cirrhosis of the liver. Kaya kung ikaw merong hepatitis B, hepatitis C, pagka hindi, kasi wala namang gamot sa hepa B. Pag pinabayaan mo yung hepa B, hindi po kasi curable, pero treatable naman. Ibig sabihin po ng treatable, walang cure sa hepa B. Pero treatable, ibig sabihin, nagagamot mo yung komplikasyon. Ngayon, iwasan mo na magkaroon ka ng liver problem. Pag pinabayaan mo yung atay mo, kasi tinatarget ng hepatitis yung atay mo. Ang ibig sabihin kasi ng hepatitis, inflammation of the liver. So, ipiprevent mo na huwag tumigas ang atay mo kasi ang end stage ng liver problem is cirrhosis of the liver. Mag-take po kayo ng vitamin C with sodium. Ito para ma-prevent ang stomach upset. Ang vitamin C po, powerful antioxidant yan. Pinapalakas yung ating natural defense. Ang vitamin C, ito ay tumutulong sa ating immune system para mapabilis yung healing process. Meron siyang anti-cancer agent, ang vitamin C. At ito po ang sabi, ini-induce niya yung tinatag nating apoptosis in drug-resistant cancer cell. Ibig sabihin nito, pinipigilan niya yung, binablock niya yung cancer cell. Pinipigil niya ang pagkalat ng cancer cell. Yan po ang trabaho ng vitamin C. Kaya ini-encourage kasi niya ang production ng white blood cells na tinatag nating lymphocytes para maprotektahan ka panlaban sa infection and cancer. Ang vitamin C po natin ay water-soluble vitamins. Kaya i-take mo to 30 minutes bago kayo mag-almusal. Ito po ay sabi, ibig sabihin ng water soluble, hindi ito ay nailalabas mo sa pag-ihi mo. Ang water soluble vitamins na-absorb sa bituka at ito'y directly sumasama na sa dugo. Sumasama na to sa circulation. Kaya madali mo siyang pag 30 minutes bago ka mag-almusal, inumin mo na to. Pupunta na yan sa bituka mo, sasama na yan sa circulation ng dugo, kaya meron ka ng ready to use na supplement panlaban mo na sa sakit. Kung gusto nyo pong umorder nito, pwede kayong mag-PM sa akin sa Facebook page ko, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo yung pangalan na address at cellphone number niyo at sabihin nyo kung ano yung order ninyo. No? Okay, ang liver disease tulad ng cirrhosis of the liver, ito po yung pagkakaroon niya ng peklat. Tumitigas siya. Nagkakaroon ng harang, ang daloy ng dugo sa ating atay, na pagka naharangan, nagkukos dun sa portal veins sa atay mo na mag-increase yung pressure, nagkakaroon ng portal hypertension. Ang resulta, mamamaga nga yung spleen mo, magkakatubig, at nagiging dahilan nito ng enlargement of the spleen. Ang portal hypertension, ito yung pinakamon serious complication ng advanced liver disease.
na ito pong cirrhosis of the liver, dahil po ano siya, nalamukot na siya, tumigas na siya, naiipit yung mga blood vessel, yung sa portal veins niya. Yan, nariridus ang blood flow doon. Kaya nagko-cause ito ng accumulation ng tubig, yung nga dun sa paa mo, sa tiyan mo, ganon. Kaya nga po ito yung pinaka side effect ng cirrhosis of the liver. Na ito po ito nagpapakita, nagkakaroon ng stress na nagko-cause ito ng hypertension. Tapos kaya ngayon tinignan ko yung gamot na nireseta sa kanya ng doktor, gamot sa high blood. Kaya nagko-cause ito ng hypertension. Kaya nakita ko doon may amlodipine siya, may cardebelol, yun po yung nakita ko. Kaya ngayon po, ito pong ating atay na to, ate siyang ingatan. Kasi napakahalaga po kasi ng atay natin. Kasi lahat po ng dugo natin mula sa ating bituka, sa tiyan, lahat po ay pupunta yan sa ating atay. Ang dugo doon sa ating atay, bine-breakdown doon. Nagkikreate siya ng nutrients at tumutulong siya para lahat ng pagkain na kinakain natin, nakukuha mo yung nutrients, magamit mo as a form of energy. Pati yung mga toxic na bagay, ito'y kanya nasasala para hindi maging toxic sa katawan mo. Nagkakaroon ng chemical changes, no? Ayan po trabaho ng ating atay. Kaya pagka po ang ating atay hindi na siya nagfa-function na mabuti, yung mga toxin nananatili sa ating dugo. Kaya ang pinaka maganda po dito, yung ating pinaka lifestyle ay napakahalaga. Huwag kayong iinom ng alak. Number one, nakakapinsala sa atay ang pag-inom ng alak. Kaya pagka meron po kayong cirrhosis of the liver, ay ito po ay number one, nakaka-damage sa ating atay, no? Kaya nga po importante na yung bang ang pagkain ninyo simple lang, mga gulay, mga prutas, mga isda, yung palagang proper diet, importante yan. Huwag kayong magpapataba. Iwasan natin kumain ng mga masyadong matataba, masisebong pagkain, no? At huwag kayong masyadong magpapagod. Meron kang sapat na oras ng pahinga. Ang Super B Complex, ito po ay meron siyang 8B vitamins. Meron siyang vital role sa pagme-maintain ng good health and well-being. Ang Super B Complex po, meron siyang maganda ito sa ating atay. Pagka kayo po ay kumakain na meron kayong enough na vitamin B complex, nare-reverse ang simptoma ng liver disease in the early stage. Ang liver disease po, meron siyang kakulangan ng B1, B6, and B12. Ang Super B complex po is good for the liver. Ito'y tumutulong sa ganon para hindi po ma-damage yung ating atay. Kaya nga po, lalo na kung umiinom kayo ng marami, umiinom kayo ng alak, maraming B complex ang nawawala sa katawan. Mamamagaan yung atay. Kaya po, para matanggal po ito, yung mga liver damage na ito, huwag na kayo ng alak. Sa halip na alak, inom kayo ng tubig. Pagising nyo sa umaga, inom kayo ng 3 basong tubig na maligamgam. I-maintain mo yung 8 glasses of water sa isang araw. Ang ating pong Super B Complex, ang pinaka building blocks ito ng healthy body, meron direct impact ito sa energy level. Pag may problem ka sa liver, humihina ang iyong katawan. Madali kang mapagod, mahapo, apektado din yung brain mo. Yung ating cell metabolism, apektado, hindi mo nakukuha yung nutrients sa kinakain mo. Kaya pag umiinom ka ng Super B Complex, nagkakaroon ka ng adequate nutrients. Nag-i-increase yung red blood cells production mo. Di ba sabi ko, pag meron kang cirrhosis of the liver, nagko-cause ito ng anemia. So, para mag-increase ang red blood cells mo, mag-take ka ng Super B Complex. Inuulit ko po ang Super B Complex at saka vitamin C. Pareho silang
water-soluble vitamins. Kaya inumin mo to empty stomach. Mga 30 minutes bago kayo mag-almusal, inumin mo na to. Para sa ganon, ay makuha mo na kagad ang nutrients ito. Alam mo, ang ating atay nagre-represent sa human bodies na primary filtration system. Kino-convert niya yung toxin into waste product. Nililinis niya yung ating dugo. Yan po ang trabaho ng ating atay. Yung mga chemical changes na ginagawa sa ating atay. Yung mga pagkain kinakain mo, kino-convert ito into energy para yung ating mga cellula ay magkaroon ng mag-grow sila, mag-reproduce at mag-stay healthy tayo. Yan ang trabaho ng ating atay. Nagpo-provide sa katawan natin ng mga importanteng protein, pagkain, nutrients. Kaya ngayon po, dapat natin ingatan ang ating atay. Alam mo yung activated charcoal, pag ito po ay ininom nyo, direkta na yun sa bituka mo. Ang mga toxin ay kakapit doon. Ang charcoal po, hindi ito na-absorb. Pagka pumasok sa katawan mo, ito po ay completely safe ka. It's good, ito'y panlaban sa liver disease. Ito po, once na ininom mo yung activated charcoal, yung mga toxin kakapit doon. At ito po ay, ang sabi nga, ito po ay nakakatulong para idumi mo lahat yon. Kaya kung kayo po ay merong kabag, merong kayong kinakabag kayo, ang dami mong hangin sa tiyan, nagbobolote ng tiyan mo, mabaho yung utot mo, mabaho yung hininga mo, mabaho yung katawan mo, at pagkainin mo ng activated charcoal, direkta yun sa bituka mo, i-absorb niya lahat yung mga toxin. Tapos, after 1 hour, idudumi mo lahat yun. Kaya effective na remedy ito, pan-detox ito, nagtatanggal ng toxin sa ating bloodstream. Kaya po ngayon, kung kayo po ay nalason ka, pang-tanggal, ito po ay, ano po ito, magandang antidote para ma-prevent yung poison na ma-absorb sa ating stomach into the body. Kung na-drug overdose ka, para ma-prevent din yung hangover, tanggal din yung pagkalasing mo. Kanya rin pong ina-absorb yung mga bacteria, toxin at viruses. Kaya mag-take kayo ng 3 activated charcoal, 3 first thing in the morning. Tapos sundan mo to ng 3 basong tubig. Ang pag-inom mo ng tubig, kada 5 minuto, hindi mo sabay-sabay inumin yung 3. Ano po ba yung magandang vitamina para maging healthy, ma-repair yung ating atay? Alam mo yung ang vitamins, meron siyang crucial role pag may maintain ang liver health. Kasama po yung vitamin D, katahama yung calcium. Yung combination po ng calcium at vitamin D3, nag-i-improve ito, maiwasan ang fatty liver. Nare-reduce yung inflammation and chronic liver problem. Meron siyang anti-fibrotic, anti-inflammatory, yung ating calcium with vitamin D. Yung po ating calcium magnesium, meron siyang vitamin D3. Kaya po, ayon sa pag-aaral, ito po meron protective role sa oxidative stress sa ating atay. Pag sinabi mong oxidative stress, ito po yung pagka nagkaroon po ng mga para maiwasan ng pagka-damage ng ating mga DNA and RNA. At kasi nagkukos ng cell death pagka meron kang reactive oxygen, no? Yung mga free radical na tinatawag. Kaya available to sa Patnubay, ito pong calcium magnesium na to. Hindi lang po sa atay, ito rin pong vitamin D natin, calcium with vitamin D, nagpapalakas ng ating buto. Ito'y maganda sa ating cardiovascular system, mag-transmit ng nerve impulses, at nagre-regulate ng ating muscle function na pi-prevent yung muscle cramps. Tumutulong sa pag-release ng melatonin, kinakailan to para sumarap ang ating tulog. Available po ito kung nais nyo po magpa-deliver, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa
kalusugan. Paano po natin ma-improve ang liver function kung meron ka ng cirrhosis? Unang-una, i-cut out mo yung salt from your diet. Kaya nga po yung mga merong liver problem, binibigyan sila ng gamot na diuretic, yung spironolactone. Yung spironolactone or kaya yung furosemide, ito po'y nag-aalis ng manas at tubig sa tiyan at sa katawan mo. Kaya ang pinakang best na inumin para luminis ang ating atay, ito yung mga natural cleansing and detoxification of the liver. Ito po yung coffee. Ito yung maganda sa liver mo. Ito yung, ang sabi nga yung kung meron kang fatty liver, mag-inom kayo ng coffee dahil nagpo-protect ito sa masabi po ng Journal of Clinical Gastroenterology, meron protective effect ang coffee due to na-influensya yung liver enzyme. Kaya po yung ito pong mga nag-build up na fat sa yung atay, napipigilan nito ng coffee. Kaya itong coffee kasi meron siyang compound para matulungan ang liver enzyme matanggal yung mga cancer-causing substances. Ang nire-recommend ako po sa inyong coffee, yung veggie coffee natin. Ito po yung substitute sa inyong coffee na tinitake. Ito po yung galing sa gulay. Ito po yung gawang Pinoy. Ang veggie coffee natin, meron po siyang mineral and bioenzyme. Meron siyang 144 botanical plants. Ito po yung walang, ito po yung, wala siyang side effect. Ang tamis nito galing sa stevia or sweetened ito ng stevia at saka organic honey and muscovado. Malaking, masafe ito sa diabetic. Kaya ito po hindi siya nagkukos ng stomach acidic. At ito pong veggie coffee natin, meron siyang alkaline element. Hindi siya nagkukos ng acidity. Hindi siya nakakapigil sa masarap mong tulog. Nakakalakas ng katawan, hindi ka gutumin, at maiwasan yung acid reflux at maganda sa pantunaw sa pagkain mo. Kaya kung wala kang ganang kumain, yun po, ako pong ginagawa ko sa veggie coffee ko, di mag isang veggie coffee nalagay ko sa hot water, isang tasa lang naman, inahaluan ko siya ng dinurog na kamote, nilalagyan ko siya ng mani, saging, at saka yung pong quaker oats, yun aking pinaka-breakfast. Ito'y marami siyang fiber para makadumi ako. Hindi ako kumakain ng rice sa umaga. Basta yun lang po yung breakfast ko sa umaga. Liliit pa yung tiyan mo at maiwasan mo pa yung kabag. I-try nyo po yun na itong ginagawa ko sa umaga. Siyempre, inuuna ko muna yung tubig. 3 basong tubig. No? Tapos exercise. Tapos yun, pag nagutom ako, yung veggie coffee ko, hinahaluan ko ng sinagag na mani, quaker oats, nilagang kamote, tapos saging. No? Maganda po yun. Kaya, itry nyo po. It's good for the liver, it's good for the colon. Pang-alis din po ito ng acid reflux. Minum din po kayo ng luya, pigaan nyo ng calamansi o kaya lemon. Ginger and lemon. Ito yung mga classic detox drinks. Powerful anti-inflammatory property. Nakadetoxify ng body mo. At tumutulong sa body sa weight loss. No? Nakakarelieve ito ng bloating. It boosts your metabolism. At nagpe-prevent ito ng illnesses. I-try nyo po yan. Tubig. No? Mag-inom kayo ng tubig. Mag-inom kayo ng veggie coffee. Ginger with calamansi or lemon. O kaya yung oatmeal, no? Kaya yung oatmeal, mayaman sa fiber. Basta, meron po kayong blender. Mag-blender kayo. Ilagay mo lang yung quaker oats para hanggang magawa mo siyang parang cup, para na siyang gatas. Ito yung tawag dito yung oatmeal drink, no? Itong oatmeal drink na to, nakakalinis ng ating bituka, ng ating atay, tumutulong sa ating digestion. Kaya po ang itong quaker oats na to, nare-reduce yung amount ng fat na ka-stored sa ating liver. Ang oatmeal drink, ito'y perfect detox drinks na kakatulong para ma-flush out yung toxin sa ating katawan.
O kaya po yung luyang dilaw. Pwede rin kayo uminom ng luyang dilaw. Alam natin ang luyang dilaw, ito'y powerful spice. Matanggal yung toxic sa ating katawan. Uminom ka ng turmeric tea every day. Pwede mong ipagsama yung luya, yung ginger, tsaka turmeric. Lagyan mo ng kalamansi. Ipagsama mo, inumin mo yan. Pwede kayong uminom. At saka yun daw pong suha. Yung suha, yung grapefruit drinks. Yung suha, yung katas ng suha. Ito po ang sabi, isang healthful food na meron siyang antioxidant, nagpo-protect sa ating atay. Kaya ito po yung may siyang compound. Yung pomelo, yung family ng pomelo, mandarin, madalang hita, yan po. Gawin mong juice yan, nakaka-reduce ng fat buildup sa ating liver. Meron po, misan, na meron pa kayo nakikitang maraming dalandan, dalang hita, suha sa palengke. Katasin mo yon, inumin mo to. Ito'y meron silang enzyme nakakaalis ng toxin sa ating atay. Ganon din po yung lecithin. Ang lecithin po ay emulsifier siya. Ibig sabihin, nasususpend niya yung fat and oil na ito po ay nakakatulong para matunaw yung cholesterol, matanggal, pagkatapos bababa po yung triglycerides. Kaya ito po yung maganda sa dementia and Alzheimer's disease at tumutulong po para hindi ka maging ulyanin at tumutulong para ma-prevent yung bato sa abdo. Nakakatulong para ma-treat ang fatty liver. Kaya nga po itong ating lecithin, ito po may isang supplement para ma-detox ang ating liver at gallbladder. Sumusuporta sa detoxification in the liver, nagpo-promote ng flow of bile. Ay sa pag-aral, mag-take ka ng lecithin every day para ma-lower ang liver enzyme. Ginagamit sa pagpababa ng cholesterol at sumusuporta siya sa kalusugan ng ating atay. Kaya hindi lang po sa ating brain, maganda rin po ito sa ating liver at ganun din sa ating gallbladder. Kaya pinaka-fastest way po para maprotektahan ng ating atay ay sinasuggest na huwag kayong magpataba. Ang lecithin po ay fat burner. Alam mo yung hot compress, yung paglalagay ng mainit sa tiyan, no? Alam mo, hot water bag, lagyan mo ng hot water, tapos balutan mo siya ng towel, no? Ilagay mo siya sa right side, nandun yung atay natin. Ito po yung sa pag-aaral, yung hot compress na yon, tumutulong sa magandang flow ng dugo sa ating atay. Kaya yung application ng hot dito, ito'y tumutulong, sabi, sumusuporta sa pasyente na mayroong liver disease. I-maintain mo yung ano, yung hot water bag, i-wrap mo yan, ilagay mo siya ng dry cover. Kaya po ito'y maganda para hindi sumakit yung tiyan mo at ma-reduce yung yung pamimigat ng tiyan mo. Kaya nga po, kung meron kayong problem sa atay, para mag-function siya na mabuti, masakit yung tagiliran nyo, lagyan mo siya ng hot compress, no? Kaya inulit ko po, ang liver natin, ito is a very complex organ, napakahalaga sa buhay ng isang tao. Ang liver function, ito yung pinaka-storehouse for supply. Ito ang pinaka-source ng substances na kailangan natin. Yung operation ng ating katawan, yung lahat ng kailangan ng ating katawan, kumbaga sa ano, ito yung parang refrigerator, lahat ng pagkain natin nakaimbak dyan. Pag kailangan mo ng pagkain, kukuha ka doon. So, kung kailangan ng nutrients, nasa atay po natin. Kaya nga po, yung management ng liver disease ay kailangan po, ay itong pinaka-aspect ng ating kalusugan. Kailangan po nito ay magkaroon ka ng healthy living, walang alak, walang sigarilyo, i-lesser mo yung taba, cholesterol, mag-exercise ka, matulog ka maaga, huwag kang magpupuyat, huwag kang magbibisyo, at magkaroon ka ng mga prutas at gulay na dapat mong kainin. Ang omega-3 fatty acid is good for your heart, is good for your liver.
Ito po ay nare-reduce ang cholesterol triglycerides. Ito po ay naiwasan mo yung mga bara sa ugat, maiwasan mo ang heart attack at saka stroke. Kung gusto po natin, maiwasan ng cardiac arrest, maiwasan ng stroke, maiwasan ng mga inflammation or swelling, mapalaban sa mga allergy, asthma, arthritis, ganon, itry nyo po yung ating omega-3. Kung gusto nyo pong umorder dito, i-PM nyo lang ako sa aking Patnubay sa Lusugan Facebook page. Bigay yung pangalan, address at cellphone number para ma-process ang delivery. Kayo po ay nanonood sa aking Facebook page, Patnubay sa Lusugan. Paki-follow, like, and share nyo po ito o kaya mag-subscribe kayo. Sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, click nyo po yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Ngayon po, idadako tayo sa ating Food for Thoughts bilang pagwawakas dito po sa Psalms 35, verse 9. Ang sabi sa Psalms 35, verse 9, dalin sa Panginoon, ang sabi, dahilan sa Panginoon ng Diyos, ako'y nagagalak. Dahil sabi niya, dahil sa kanyang pagliligtas sa buhay ko, buhat sa puso ko'y aking inihahayag, tunay ikaw, Panginoon, ang walang katulad. Iningatan mo ko, sabi ganun, sa kahirapan, sa mga taong gugustong gumawa ng kasamaan sa akin, ako ay yung inililigtas. Kaya sabi nga, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Ang Diyos ang aking liwanag at ang kaligtasan, kanino ako matatakot? Walang taong makakagawa ng masama sa akin dahil ang Diyos ang aking kapiling. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.